Hello guys, sa'yo nga sa'yo, Robun. Shoutout sa mga kaipis natin dyan, sa mga ka-journey natin dyan. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo guys kung paano gamitin tong OnePass na card na ginagamit na mode of transportation dito sa Daegu, South Korea. Ewan ko lang guys kung sa ibang lugar, ganito din sa Seoul or Busan. But ako kasi nasa Daegu, so ito yung card na ginagamit namin dito. Binibili din namin to guys, doon din sa mismong subway station, sa baba. Tsaka, ikaw na yung maglo-load nito guys kung magkano yung papasok mong pera dito sa card na siyang gagamitin mo sa lahat ng mode of transportation dito sa Daegu, South Korea. Pwede siya sa train guys, sa bus at sa taxi. Sa train may ano siya guys, may machine na itatap niya siya doon. Sa ano naman, sa bus meron din, pero sa taxi, bibigyan niyo na lang sa taxi driver. Yes. Yan guys, tuturo ko sa inyo kung paano siya lalagyan ng pera ang card nyo. Kumbaga, maglo-load kayo ng pera sa card nyo. Ganito lang guys, napaka-easy lang. Lagay nyo lang yung card dyan sa machine na yan. Ang machine na yan guys ay nakapaloob din sa subway station. So lalagay nyo lang yung pera nyo dyan guys para automatic na siyang mag-add dun sa card nyo. So hindi na kailangan ng human intervention kasi ano na guys, machine to human na. Ayan no, kusa na siyang mag-add. Ikaw na lang talaga ang mag-ooperate ng machine. Ayan guys, nilalagay niya yung pera, kusa siyang nag-add. At yung perang yan guys na nai-add niya ay kusang dadagdag doon sa card mo na iniligay mo dyan sa kabilang bahagi. So napakadali lang guys oh. Kasi mostly dito guys hindi na gumagamit ng pera, ganito na ang ginagamit na pambayad sa bus, taxi at subway station. And guys oh, ayan, na-add na siya guys. So pag na-add na siya, pwede mo lang kunin yung card mo. Yan na ang loob, ang pera sa loob ng card mo. Kusa nang magkakaltas yan pag natap mo yan sa ano, doon sa bus or sa subway. Kaya guys, ulitin natin guys oh. Napadali lang guys oh. You have... Kunin mo yung card mo. Tapos ilagay mo dyan sa add value machine kung saan nakapaloob sa loob naman ng subway station. Nandyan lang dyan guys sa subway station. Kahit saang subway station, pwede kayong mag-add. Lagay nyo lang yung card nyo. Tapos ilagay nyo yung pera nyo dyan sa kabilang bahagi na lalagyan. Money. Tapos kusa na siyang mag-add doon sa card mo. Kaya guys, oh, napakadali lang oh. Add mo lang, so magiging 13,000 na yan. Ayan guys, oh, naka-add na oh. So yan na yung laman ng card mo. Nagagamitin mo pambayan sa lahat ng mode of transportation. Sa bus at sa subway guys, itatap nyo lang guys. Pero sa bus at subway, pero sa taxi, bibigay nyo sa mismong driver ng taxi. Kasi sila na yung mag-tatap nyan sa machine nila guys. Pero sa bus at subway, ikaw yung magtatap niyan guys. Sa taxi, bigay mo na lang sa ano, driver ng taxi. Ayan guys, sa likuran ng bahagi ng driver ng bus, dyan nyo itatap yung card nyo. Katulad niyan guys. Madali lang guys oh. Kusa na siyang kakaltas. Most likely mga 1,400 lang yung pamasahe ng bus dito sa amin sa Daegu. At sa train naman parang 1,200 yata. Mas mura nga. O ayan guys oh. Sa train naman yan. Diyan yun lang itatap yung card nyo. Papasok na kayo ng subway station. Papunta sa baba yung train. Kusa na yung magkakaltas doon sa amount ng nakapaloob sa card nyo. Mura lang yan guys. Parang 1,200 lang sa subway. Sa bus, ano, 1,400. Pero sa taxi, mahal. Ito yung Dong Daegu York Station guys. Ewan ko lang kung magagamit mo tong card dito kasi dito guys parang bibili ka ng ticket kasi malayo ang biyahe dito guys. Like Busan and Seoul. At saka mahal ang bayad. Iba-ibang bayad kasi iba-iba yung train na pwede mo sakyan. May mga mabibilis, mayroong ordinary train. Kaya hindi ko alam kung pwedeng gamitin yung card dito. Kasi mostly ticket yung binibili dito. Eto naman guys, yung mapa natin, no?
Yung naka-highlight na red, guys. Andyan kami ngayon. Diyan yung location namin. So, nasa green lane kami na train. So, kung ikaw gusto mong lumipat sa red lane na train kasi nandun yung lugar na gusto mong puntahan, pwede kang lumipat doon, guys. Pag eksaktong yung station ay natapat doon sa crossing or sa intersection na yan, may mga intersection dyan. So, pwede kang lilipat dyan. Ayan, guys. Oh, may intersection. Kung nasa green ka, pwede kang lumipat sa yellow lane or sa red lane pag natapat dyan sa station ng intersection. May mga pangalan naman yung lugar, so basahin nyo lang at malalaman nyo kung saan lokasyon ng gusto nyong puntahan. Napakadali lang, guys, so kasi may ano siya, hindi ka maliligaw kasi may color yung ano niya, bawat lane ng train na pwede nyong sakyan. So yun, guys, no. Salamat sa panonood at sana'y suportahan nyo ang channel na to at nang tayo ay makapagbigay ng sa susunod ay makapagbibigay na rin ng paren ng kunting kalaman patungkol sa buhay OFW, buhay EPS dito sa South Korea. And by the way, guys, this is my journey today and thank you so much for supporting and watching my videos and share nyo na rin sa ibang mga EPS, guys, para meron tayong matulong sa kanila na dagdag kaalaman, lalo na sa mga baguhan dito sa Korea, para meron silang may mapulot na konting aral. Thank you, guys, and subscribe. Shout out to all EPS and ka-journey natin dyan.